Basahin natin ang unang Tesalonica 5:21, kapatid na God. Subukin nyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Ayan, klarong-klaro. Subukin daw natin ang lahat ng bagay. Sa isang salin nga, yung sa magandang balita Biblia, yung sinasabi, hindi subukin yung ginamit na salita dyan. Tignan natin. Opo, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Ayan, klarong-klaro. Susuriin o subukin natin ang lahat ng mga bagay. Kaya sa ating episode ngayon, dito po sa iyong YouTube channel, Kapatid na Gabriel, bibigyan natin ng pagsusuri, pagtalakay, pagsusubok doon sa kasalukuyang mangaral dyan sa Members Church of God International, Kapatid na Gabriel. Alam mo naman at kilala mo yan, best friend mo yan. Oo nga eh. Oh, best friend mo yan noon eh. O oh, diba? May payag nga dyan, Kapatid na Gabriel, kung naalala mo, ang namayapang si Eliseo Soriano na kung ikaw ay kakalaban kay Daniel Razon, sino ba yung kinakalaban mo din? Ito, panoorin natin. O diba, sabi nga ng kapatid na Eli, kapatid na Mel. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Alam ko ang kanyang diwa sa gawain. Subalit ang aking puntiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala akong bibigyan siya ng Diyos ng karunungan, ng tatag na loob para maakayang bayan ng Diyos na ito. Iyang mga nagsasalitang yan, si Sluth, laban sa kapatid na Daniel, hindi nag-iisip yan ng magandang pag-iisip. Kalaban ko yung mga yan, kahit sino pa yan. Sinasabi ko sa inyo, kalaban ko yung mga yan. Kahit sino pa, manggagawa, miyembro, kamag-anak ko, kung sino man, na nagsasalita laban kay kapatid na Daniel. Kalaban ko yan. Sir Gabriel, base sa napanood natin, sabi ni Soriano, kapatid na Gabriel, bibigyan din daw ng karunungan ng Diyos itong si Daniel Razon. Ayun, diba? Di pa iyak-iyak pa siya eh. Doon sa bilin na po natin, di ba? Ngayon, ito, Brother Gabriel, siyempre, naalala mo ba yung humahalukay ng ube, Brother Gabriel? Ay, oo, nako. Yung parating nasasarapan. Ano ba yung sabi niya nga? Ano ba yung sikat na quotation ba yung isayaw niya? Ano ba nga yun? Ang sarap po, kuya nga. Nasasarapan yun eh. Oo, di ba? Masarap. Nasasarapan siya basta si Kuya Daniel Razon na yun ang sasalita. Di ba ganon? Bakit, Brother Gabriel, bakit ba? Ito, panoorin natin ang kanyang sinasabi. Ito po, sabi. Frequency, kumbaga. Usually po, kaya yung mga kasamang servants, yung mga KNP, ang nababanggit namin pag pinag-uusapan namin si Kuya at si Brad Eli, ang nasasabi po namin, ay, si Kuya talaga tsaka si Brad Eli magka-frequency. Kasi pareho po na sinasabi. Magkapareho po ng espiritu na sinasabi, diwa na sinasalita. Yung kanyang pagpapahayag, kapareho noong sinasabi ni Brad Eli na hindi naman sila nag-uusap. Magkaiba kaming tiyempo nagkausap, pero magkapareho sila ng sinasabi. Para bang yung mga nagsulat ng mga apostol at mga propeta ng Diyos, hindi naman po nagkontsaba, pero meron pong iisang diwa, may isang espiritu na taglay yung kanila sinasabi, kaya pala sinabi po ni Pablo yun. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa espiritu, yung 14:37, kilalanin niya mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Bakit? Kasi sa 32, tataas lang tayo, at ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta. Pagka nasasakupan mo, sabi nga ni Kuya, ang isang bagay, di ba totoo mapapangasiwaan mo? Tama yun eh, nasasakupan mo eh. Ang mga espiritu ng mga propeta, nasasakupan ng mga propeta. May isang espiritu na nandiyan sa mga propeta. Kahit po hindi magpontsabay ang mga yan, mag-meeting bago magsalita, pareho po sila ng sinasabi. Bakit? Mayroon pong espiritong daladala yung salitang itinuturin nila. Palibasa, salita po ng Diyos yan. Iisa po eh. Ayun, o diba, ka-frequency daw ni Daniel Razon si Eliseo Soriano. O diba, pagkatapos, yung espiritu daw nila iisa lang daw Ayun, o diba? Pero ano ba yung pinagkaiba ni Daniel Razon sa kanyang pangaral at ni Eliseo Soriano? Alam mo ba, Brother Gabriel, kung sino yung sasagot sa tanong? Nako,
Gusto ko ding malaman. Sige nga, try nga natin. O, ito nga, panoorin natin yung sagot ni Luz Cruz sa aking tanong. Sige nga, panoorin natin. Yung tungkol sa pagtuturo na yan ni kapatid ni Eli, talaga naman tinuruan tayo ni kapatid ni Eli. Ang dami-dami niyang tinuro na sa atin. Lahat naman ito, narinig na natin sa kanya. Kaya lang ngayon, mas detalyado at talagang yung execution at yung mas malinaw pang detalye. Hindi naman mali yung tinuro ni kapatid ni Eli sa atin eh. Wala namang mali doon. Tama naman lahat yun. Tama lahat yun. Pero ngayon, mas pinalinaw pa ng Diyos. Mas detalyado natin naiintindihan ngayon. At yung pagtuturong ginagawa ng Diyos ngayon kay kapatid na Daniel, ay nakikita natin maliwanag na yung mga detalye. Hindi siya umiiba sa turo ni kapatid na Eli. Yun din. Kung ano yung tinuro ni kapatid na Eli nun sa atin, ito hindi naman sinasabi niya eh. Wala siyang binabago. Wala siyang iniiba. Hindi siya lumalaban sa turo ni kapatid na Eli. Yun din tinuro ni kapatid na Eli, yun ang kanyang sinasabi sa atin ngayon, mas klarado lang ngayon kasi mas detalyado. Kumbaga tayo noon, general, nilatag sa atin ni kapatid na Eli, general, ito naman ngayon kay kapatid na Daniel, ito ang details niyan. Ito ang details niyan. O anong mali doon? Walang mali doon. Mas lumiliwanag pa nga ngayon kasi may detalye. Maliwanag ang mga detalye. Ayun, di ba? O yung pagkakaiba pala, ayun kay Sis Luz Cruz daw, yung kay Eli Soriano, general. At pagkatapos, yung kay Daniel Razon daw, is specific, parang detalyado. O baka detalyado ng kasinungalingan yun. Baka detalyadong kasinungalingan yan, ha? O yan ang ating tatalakay ngayon, kapatid na Gabriela. Sige nga, subukin nga, sabi ng Biblia doon sa ika-aunang Tesalonica na ating binasa sa 5:21. Suriin ninyo, ayan ha, ang lahat ng bagay doon sa salin ng magandang balita Biblia. Pero dyan ha, subukin ninyo, ayan ha, yung salin na aking sinasabi, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Ayan, ibig sabihin, pati pala yung pangangaral ni Daniel Razon, siguradong swak nating subukin. O, ngayon, Brother Gabriel, naalala ko mayroong nagpaparinig. May nagpaparinig. Dapat daw yung sugo ka ng Diyos daw, dapat siya lang yung pakikinggan mo. O, eto, panoorin natin itong video na ito. Kung ibig sabihin, kahit ano pa sinabi ng kahit na sino, kung hindi naman yan ang dapat mong pakinggan, it doesn't matter whether tama ba ang sinabi niya o mali siya. Di ba? Bakit? Alam mo kasi kung alin yung tama at dahil alam mo kung sino ang iyong pakikinggan. Di ba? Dahil balimbawa, sabi nila, sinabi din nila, kailangan manalangin. Sasama ka na dun. Maniniwala ka na doon. Dapat alam natin kung ano ang at sino ang atin pong pakikinggan, 'di ba? Ganun lang naman eh, 'di ba? Merong ewan ko kapatid na Rodel, ano? Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, ano? Oh, Brother Gabriel, parang napapailam ka diyan, ha? Kabunok, tingnan mo naman yung mga sinasabi. Halatang nagke-create yan ng panatisismo eh. Ano yan eh? Nagke-create yan ng panatisismo eh. Siguro, baka dahil nai-insecure na, pangunahin dun sa may lokal ng Reddit. Kasi Kabornok, ang daming ano dun. Ang daming allegation na ine-expose. Ang daming nag-expose tungkol kay Daniel Razon eh. So, syempre, para sa mga bulag, tsaka mga aso na hindi makatahol, na nandyan sa MCGI, syempre, dapat pakinggan lang nila si Daniel Razon. Si Razon na din mismo nagsabi eh, kahit pala tama, hindi pakikinggan. Naku po mga kapatid kong Katoliko. Yan ang mangyayari kapag umanib kayo sa MCGI. Mawawalan na kayo ng kakayahang mag-isip para sa sarili nyo. Mawawalan kayo ng critical thinking. Para kayong mga walang utak dyan, gagawin kayong parang robot. Kahit pala tama ka, Kabornok eh. O ayan bawa, mapatunayan natin, tama yung aral natin dito sa Iglesia Katolika. Porke hindi naman nila mangangaral tayo, hindi naman mangangaral nila yung mga kaparian natin, mga obispo natin, kahit na tama tayo, hindi tayo pakikinggan. Bakit? Dapat dyan lang kay Razon mangaral. Di panatesismo nga yan, sayang naman yung utak mo, sana naging robot na lang sila para i-program na lang ni Daniel Ras. Diba? Buti sana kung computer yung mga tao dyan eh, Kabornok eh. Kasi sa computer,
iset ka lang, mag-set ka lang. Ito dahil paniwalaan mo, ito dahil ano. Walang problema. Pero yung makapag-isip ka sa sarili mo, mawawala yung kaporno kasi panatisismo eh. Tinuturuan maging bulag yung mga tao eh. Eh hindi na ako magtataka kaporno. Pagkaganyan lang din naman. At yan ang patunay na yung mga ngaral na yan, na si Daniel Rason, hindi ka-frequency ni Soriano. Hindi ko kinakampihan si Soriano. Alam ko bula ang mga ngaral din siya. Pero si Soriano, handang manindigan, aggressive. Ipaglaban yung kanyang paniniwala. Oh. Eh dito kay Daniel Rason, i-block na lang. I-block na lang yung mga yan, di ba? Huwag mong pakinggan yan. Dito ka lang makinig sa akin. Nakukupaburno. Puro damage control na lang yan. Kawawa naman siya. Oo nga. Oo, kawawa naman siya, Brother Gabriel. Oh, ngayon, yes. Kasi napanood natin, ano doon sa mga video, unang-una daw, ika, Brother Gabriel, sabi ni Soriano, eh, si Daniel Rason, bibigyan daw ng karunungan ng Diyos, ha? O, pagkatapos, yung sa pangalawang video, ay ang sabi, ka-frequency daw ni Soriano, si Daniel Rason. At kung magturo daw si Daniel Rason, ano daw, Brother Gabriel? Detalyado! Eh, tanong, no. Brother Gabriel, ito ang katanungan. Detalyado nga ba talagang katotohanan ang sinasabi ni Daniel Rason o kasinungalingan? Yan po ang ating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. Ito, magandang episode talaga to. Ngayon, kapatid na Gabriel, ito ah. Mm. Eh, alam naman po natin sa ating iglesia at nire-recognize natin ito, ano? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Colossians 1:24. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Oh, ito po nakasulat po sa 1:24 ng Colossians. Nagagalak ako sa aking pagbabata. Ngayon, alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ayan, kapurnok. Ayan, klarong-klaro dito, kapatid na Gabriel, kung sasalin ng ang dating Biblia na siyempre yung kanilang paboritong salin, ano, i-flash lang natin. Ayan, dyan na natin gagamitin, ha. O, ang sabi dito, yung kanyang katawan, ayan, yung katawan, yan yung iglesia, kapatid na Gabriel. Yung katawan daw ay iglesia. Ayan, ha. Ngayon, sino ba yung ulo nung katawan na yon? Basahin natin ang, itataas lang natin, ano, sa versikulo 18, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po sa 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ayan, so klarong-klaro yung ulo ng katawan, si Kristo. At yung katawan na yon ay ang iglesia, kapatid na Gabriel. Ayan, ito ano na, po? Kapatid na Gabriel. Eh alam naman natin yan, biblical naman. Pero Brother Gabriel, ito yung tanong. Eh kung si Daniel Rason ngayon yung mga ngaral, base sa mga nabasa natin, eh ano ba Brother Gabriel yung sinasabi na nga ikang karunungan daw at ka-frequency din daw ni Eliseo Soriano. O, panoorin natin kung detalyadong, ewan ko ba, kung katotohanan ka ba talaga o kasinungalingan. O, ito, panoorin natin yung video, kapatid. Sige po, ito po ang naka... Kunang Ebreo, kapatid na Rod. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kapatid na Rod. Opo, kuya. O yan ha, Brother Gabriel, tigilin mo muna ha. O yan ha, binasa niya yung Ebreo 10:5. O para klaro yung konteksto, i-flash natin sa screen yung Ebreo 10:5 para makita na ninyo ha. O yan ha, yan ang binasa nung assistant niya kanina. Ayan ha, pagkatapos, o si Rodel, kapatid na Rodel daw. O pagkatapos, nagpalakpakan yung mga tao. Ngayon, ayan ha. Ayan ha, yan ang binasa ha. Klarong-klaro. Yan. Diyan, Brother Gabriel, may binabanggit kasi diyan, ngunit isang katawan. O, ngayon, ito, Brother Gabriel. Ipagpatuloy natin ang pahayag ni Daniel Rason. Tingnan nga natin kung detalyadong katotohanan o baka kasinungalingan. Sige nga, tuloy natin. Sige po. At huwag mong kalilimutan ang 4:4 ng Efeso. May isang katawan. At ang 1:18 ng Kolos, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Salamat sa Diyos sa lahat po ng kanyang mga... Ayun! Ulitin mo nga, Brother Gabriel, mula sa umpisa para ma... O, ngayon na, ha? Sige, umpisaan mo na natin sa
sa umpisa talaga nung video. Sige, panoorin natin ulit. Kung ang Ebreo, kapatid na Rodel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kapatid na Rodel. Opo, kuya. At huwag mong kalilimutan ang 4:4 ng Efeso. May isang katawan. At ang 1:18 ng Kolosas, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Salamat sa Diyos sa lahat po ng kanyang mga... Ayon! Okay na, parang... Salamat sa Diyos. Okay, salamat sa Diyos. Okay, di ba? O, ganon yun, di ba? Balikan natin yun, ano? Para i-summarize natin, unang-una, si Daniel Razon, nagbasa, Hebreo 10:5. Flash na natin sa screen, ano? Flash natin sa Hebreo 10:5, kapatid ng Gatel. Yan, o. Yan, ha? Mayroong binabanggit na katawan. Yung ginawa niya, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinihanda mo. At saka, Brother Rodel, babasahin yung Efeso 4:4. Kasi pinanggit na katawan, eh sabi, may isang katawan. Ayun, may isang katawan na wika. O ngayon, eh, mula sa isang katawan, saka sa Kolosas 1:18, ano ba yung, at yung ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Woo! Grabe, mind-blowing yun, kapatid na Gabriel, di ba? Nakikringe ako. Nakikringe ka ata dyan. Oo, nakikringe talaga ako, Kabornok, na grabe. Yan ba yung detalyado? Sabi ko na nga ba, yung si Sislus, binubola na ni Daniel Razon eh. Principal yun, mga kapatid, pero tingnan mo, binubola ng harap-harapan na lang si Daniel Razon. Oh, si Soriano mismo nagsabi, Kabornok, ha? Si Soriano mismo nagsabi, ang Biblia may kasukasuan. Ang Biblia may konteksto. Eh mali na nga sa kutesyo, pinagsasabi, palakpakan pa yung mga tayo. Oh, di ba? Ngayon, Brother Gabriel, sige, ito muna yung gagawin natin. Kasi okay. Para detalyado nating sasagutin. Ayun, legit na detalyado. Detalyadong mga sinasabi. Ito ha, detalyado kasi dapat eh, Brother Gabriel. Oh. Oh, nagbasa siya ng Efeso 4:4. I-flash natin yun sa screen. Ah, sige. Flash natin yun. Efeso 4:4. Ayan, ha. I-flash natin yun sa screen. Eh, may binabanggit dyan na may isang katawan. Ayan. Oh, ngayon, ang tanong, ano po ba itong isang katawan na ito? Basahin natin ang Efeso 1:22 hanggang 23, kapatid na Gabriel. Opo. Oh, ito po sa 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Ayan, maliwanag. Yung iglesia, katawan niya. Ayan, klarong-klaro ha. So yung tinutukoy na may isang katawan doon sa 4:4 ng Efeso, tumutukoy yun sa iglesia. Okay, correct, Brother Gabriel. Malaking check yung 4:4 ng Efeso. Tama si Daniel Razon. O ngayon, puntahan natin yung isa pa niyang ginamit. Yung binasa natin kanina, yung Kolosas 1:18, na nasa talata naman, i-flash lang natin sa screen. Ano? Yung sabi dyan, ayan o, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Okay, ayan na. Ito lang yung masaklap, Brother Gabriel. Eh. Kasi meron siyang isiningit na talata sa umpisa ng video. Ano ba yung isiningit na talatang yon? Ulitin lang natin para mas maganda, para makita nyo yung... ano bang tawag dito? Detalyadong, ano bang detalyado yan? Detalyadong kasinungalingan siguro yan. Ito, panoorin natin. Ko ng Ebreo, kapatid na Rod. Opo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kapatid na Rod. Opo, kuya. Ayan ha. Oh, ayan ha. Balakpakan bang mga tao? Pero yung ginawa niya, ikinonek niya yung katawan doon sa Efeso 4:4 at sa Kolosas 1:18. Lumalabas, base doon sa ating napanood, yung context ng buong video, pinapalabas niya na yung
katawan doon sa Ebrio G5, ipakita na natin sa screen, kapatid na Gabriel, yung Ebrio G5, pinapalitaw ni Daniel Razon na yung Ebrio G5 na may salitang katawan doon, iglesia din yun, kapatid na Gabriel. E tanong, tama ba? O tama ba? Ka-frequency ba niya si Soriano? O ginagabayan ba siya ng Espiritu Santo? O di naman kaya, nasa karunungan ba niya ang karunungan ng Diyos, kapatid na Gabriel? O susubukin natin, sabi ng Biblia. Basahin natin kasi yung talatang yan, versikulo 5. Yung babasahin natin, ibababa lang natin, ano? Kung anong katawan yan, versikulo 10. Basahin natin, kapatid na Gabriel. Oh, ito po nakasulat. Sa kalooban yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman nakupo. Oh, yan, Brother Gabriel, ha? Oh, dito, may binabanggit ulit na katawan. Yung katawan ni Kristo, inihandog, may pagkahandog na nangyari, kapatid na Gabriel. E tanong, iglesia ba ang tinutukoy dyan? Ibababa pa natin, kapatid na Gabriel, kung anong nangyari dyan. Basahin natin sa versikulo 12, pakibasa, kapatid na Gabriel. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos na kupo. Ay, umupo pala yung inihandog, umupo sa kanan ng Diyos. Eh, kung yung katawan doon sa Ebreo G5, tumutukoy sa iglesia, ibig bang sabihin yung umupo sa kanan ng Diyos, iglesia yon? Nako, mali. Ay, mali talaga. Nako, talaga naman. O, kawawa naman yan, mga kababayan. Eh, yan bang mga ngaral ninyo? Nako. Oh, eto Brother Gabriel, ang tanong, ayon din sa Biblia, sino ba yung inihandog base sa Ebreo G5 na yon? Basahin natin ang unang Juan, kapitulo 2, versikulo 2, siguro gagamitin natin yung salin ng magandang balita Biblia para diretsahan na. Basahin mo ngayon, kapatid na Gabriel. Oh, eto po nakasulat. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Sinabi ba ng talata, Brother Gabriel, na sapagkat ang iglesia ang handog sa ikapagpapatawad ng mga... Hindi ka na lang nakasulat, Brother Gabriel. Ay, nako, delikado talaga, mga kababayan. Mali po. Nako, ha. Diba? So, si Kristo po, yung tinutukoy na katawan doon sa Ebreo G5. Yung katawan mismo. Yung katawan mismo ni Kristo. Literal na katawan niya yun. Ayun. Amen. Amen. Ay, nako. Naman. Yan po, mga kababayan, ang pagkakamali. Ayaw ka na sa magkakamalita. Masing nilinino dito, kaburno ko. Sige nga, masahin mo nga. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking iglesia. Ay, hindi ganun nakasulat ko. Aking katawan upang maging hain. Ayan, Daniel Razon. Diba? Brother Gabriel, itong masaklak dyan, Brother Gabriel. Opo. Ito na lang sasabihin ko, no? Kahit na mali itong sinasabi ni Daniel Razon, kahit hahabulin ko pa siya ng debate, ayaw niya yan, Brother Gabriel. Yun nga, delikado. Sige nga, panoorin nga natin kung bakit ayaw niya. Ito, panoorin na. Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral nang hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate nang hindi ka kumikibo. Exactly, that is my point. Palakpakan yung mga tanong. Kakahiya kayo, MCGI. Ay, nako. Yan ba ang mga mangaral ninyo? Ka-frequency ba niya si Soriano? O dalawa sila? Tama naman, ano, magka-frequency sila sa kasinungalingan. Ayun! Diba? Diba, ganun yun. Ang tindi pa ng kanilang mga sinasabi. Ayan. Ngayon, Brother Gabriel, baka masasaktan naman yung mga members dyan sa MCGI. Pasensya na kayo, ha? Dahil sabi ng Biblia, basahin natin ang Galacia, 1:8 ng Galacia. Pakibasa yan, kapatid. Opo, ganito po nakasulat sa 1:8 ng Galacia.
Ngunit kung kami mismo o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaral na namin sa inyo, sumpain nawa siya. Oh, di ba? Eh sumpain nga yung mga palpak na aral na yan at tinataguyod daw ni Sis Luz Cruz. Naalala ko tuloy ang sabi pa niya. Eh detalyado daw, mas detalyado pa daw si Daniel Razon. Eh halat ng halata na detalyadong kasinungalingan at kalokohan at kapalpakan yung kanyang sinasabi. Nako, amen. At dahil dyan, Brother Gabriel, siguro dahil puro na lang mali-mali si Daniel Razon, eh lumalabas kapatid na Gabriel, huwag na lang nating sagutin siya kasi ayaw naman niya ng debate kasi debate mo lang ang panikak, di ba? Nako, kawawa naman. Opo, ayan. Kaya na mga kapatid, ha? Nako po. O, kaya nako, mga kababayan, ha? Magsuri po kayong mabuti. O, lalong-lalo na dyan sa loob ng MCGI. Nako, Bakit pa ba kayo nandiyan, ano? Eh, puro naman palpak mga aral dyan, eh. Si Daniel Razon, mali-mali naman ang sinasabi niya. Naku, yun nga. Yan ang masaklap. Eh, ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid.